Nandirito na po ang pinakamalupit na cruiser bike ng QG Motor, ang SRV 600V. Ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang cruiser bike na ito. Yan ang ating alamin ngayon. Tara! Ang forma po pala at napakaastig nito pong kanilang pinakabagong QJ Motor SRV 600B. Ito pong pagkakadesign nitong kanyang headlight is oblong po yung kanyang shape, which is very attractive. Gumagamit naman po ito ng 3 full projector lights at napakaliwanag kasi nga LED na po yan. At ito pong nandirito sa bandang itaas, yan po yung kanyang passing light. Silipin po natin yung kanyang passing light. Wow, napakaliwanag po talaga. Dahil nga po, full LED na po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang lighting system. At ito pong kanyang mga turn signals is located po rito sa bandang itaas, malalaki at LED na rin po yan. Kaya more visible po siya kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. At ito naman po ay naka-inverted telescopic fork na glossy black color. At ang kagandahan po niyan, ito po ay adjustable. Pwede po nating i-adjust yung kanyang preload at rebound para makapagbigay po siya ng mas accurate at mas magandang bouncing performance. Dito naman po sa bandang ibaba, yung kanyang tip is matte black color. May nakalagay naman po rito na Marzucci yung brand. At mayroon naman po itong dual rotor disc brake with dual pad caliper na matte black color, QG Motor yung brand name. At ito pong kanyang front fender is metallic silver po yung kanyang pagkaka-finish. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 130x90-16. At ito po ay naka-CST tires na po siya, straight out from CASA. At ang ganda rin po pala nito pong kanyang mag wheels, dahil ito po ay glossy black color, tas nagkaroon po siya ng lining dito na chrome color. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display, colored na po yan. At ang kanya naman pong mga button selector dito po sa kaliwa, mayroon po itong hazard, horn. Pakinggan natin itong kanyang horn. Napakalakas mga KLM. Meron din po itong high beam and then ang kanyang passing light. Turn signal selector, habang dito naman po sa kabila, ay pwede po nating i-turn on and off itong kanyang traction control. May engine kill switch, included na po rito yung kanyang electric starter. At mayroon po siyang enter and button selector dito na navigator para naman po rito sa kanyang fully digital meter panel display. Ito pong kanyang clutch lever is chrome color. Ganon din po itong kanyang front brake. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para po sa kanyang ignition. Located po siya rito sa bandang harapan. At napaka-forma po ng dating nito pong kanyang naked na handlebar. Kas na po yung kanilang ginagamit anti-rust. Matte black naman po yung kanyang kulay. At ito pong kanyang fuel tank, napakalaki. Napaka-timeless ng pagkaka-design. Meron pong two-tone color combination dito na metallic silver tapos gray. At meron naman po ritong QG Motor logo. At ito pong kanyang tip is silver color. Nagkaroon naman po siya rito ng touch ng matte black. At ito po pala mga KLM ay mayroon pong 16.5 liters na fuel tank capacity. Ang forma din po pala ng dating nito pong kanyang seat cover, itong kanyang upuan, malambot din po siya. Yung pagkakatahi is more durable. At para sa akin, napakaastig ng dating nung pagkakadesign nito pong kanyang likuran dito po sa kanyang pairings. Meron po palang susian rito na kung saan ay pwede nating buksan itong ating upuan. May nakalagay naman po rito na SRV 600B yung kanyang model name na decal. At dito naman po sa kanyang side profile, mayroon naman po siya ritong side cover na matte black. At ito pong kanyang engine, wow, napakaastig ng pagkakadesign itong kanyang engine. Dahil ito po ay naka B4 cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve per cylinder. So naka B4 po to mga KLM. Napakalakas po ng kanyang engine design kung i-confirm po natin sa mga inline 4 cylinder. Mamaya, papakinggan po natin yung kanyang exhaust sound. At ito po pala mga KLM ay nakakapag-provide ng maximum power na 50 kilowatt at 10,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 54 Newton meter at 8,000 RPM. Napakalakas talaga nitong kanyang engine design mga KLM. Anyway, papakinggan muna natin yung kanyang exhaust sound. So activate natin electric starter.
Grabe. Anong masasabi nyo mga KLM? Napakabangis po talaga ng kanyang exhaust sound. At ito naman pong kanyang shifter ay meron po itong 6-speed manual transmission. Kompleto po yan. Meron po yung quick shifter and then assist and slipper clutch. Wow, loaded na loaded sa features. At napansin ko lang po rito sa bandang harapan, mayroon po pala siya rito integrated na USB charging port. Meron po tayong type A and then type C. Mayroon po tayong normal charging at fast charging. Wow, napakabilis at napakaganda ng features na yan, yung type C. Dahil 2x faster po yan than the standard USB type A. At ito pong kanyang cover dito po sa kanyang body is nagkaroon po siya rito ng parang touch ng carbon, no? Parang matte finish. At napakalaki naman po nitong kanyang radiator dito sa bandang harapan. At ito po ay equipped with liquid cooling system. Kaya maaasahan natin, pwede po natin itong gamitin at ibabad maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. At mayroon po pala siya ritong added light reflector dito po sa bandang harapan. At ito naman pong kanyang exhaust pipe, very attractive. Naka dual exhaust to na parang machine gun mga ka-LM. Mayroon po siyang head protection guard dito na matte black. Glossy naman po rito sa bandang dulo. At yung kanyang tip is metallic silver color. Meron po itong dual exhaust. At ang atin pong QJ Motor SRV600V ay meron po itong 720mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para po maipakita sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Wow, mga ka-LM! Amazing! Napakababa po pala ng kanyang ground clearance. Anyway, my height is just around 5'6". Makikita nyo naman, flat-footed tayo rito. Kaya highly recommended po ito para dun sa mga kababayan natin na 5'2 and above, kayang-kaya nyo po itong i-maneuver. At pagdating po pala rito sa kanyang drive mga ka-LM, hindi po ito gumagamit ng chain. Ang ginagamit po nito is belt drive. So ang kagandahan po niyan is mas mahaba po yung buhay nitong belt drive. Compare po natin dun po sa chain drive. Dahil ang belt drive po, bago mo po yan palitan, ay kailangan mo po munang tumakbo ng 40,000 odo. So less maintenance po siya. Yun ang kagandahan kapag naka-belt drive po itong inyong motorcycle. Meron po siya ritong protector para po sa ating belt drive, matte black color. At ang kanya naman pong suspension dito sa likuran, ito po pala ay equipped with dual shock absorber. Adjustable po yan. Mai-adjust po natin yan depende po sa road condition at sa bigat po ng gagamit. Kaya malalaro natin yung kanyang bouncing performance. Ito naman pong kanyang swing arm. Metal po yung kanilang ginamit rito na glossy black. At napansin ko lang, ito pong kanyang taillight is pahaba, no? Matulis din, silipin natin. Wala po pala siya rito. Nandirito po pala siya. Dito po pala sa kanyang separated na rear fender. Dito po sa gitna meron po itong light reflector. At itong kanyang mga turn signals, wow! Ito po pala yung kanyang brake light mga ka-LM. Mapapansin natin is dual color. Ito po yung brake light at saka itong orange po na bilog. Ito naman po yung kanyang mga turn signals. Silipin natin itong kanyang taillight at brake light, ayan. So gaya ng sabi ko sa inyo mga ka-LM, included na po rito yung kanyang mga turn signals at ito po yung kanyang brake light, no? Napaka-unique dahil nga separated ito pong kanyang brake light. Wala po siya rito sa bandang itaas. Nandirito po siya located sa kanyang rear fender. Pag ating sinilip tong naka-imbus na part na to, mayroon na po siyang integrated na plate light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Ang ganda talaga ng mga rear fender ng mga classic bike, no? Kasi nakaseparate po sila dito po sa bandang itaas ng kanilang upuan. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po pala ay equipped with dual channel ABS. Ang anti-lock braking system po ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. At bukod dyan, mayroon na din po siyang traction control. Loaded na loaded sa features mga ka-LM. Yung traction control naman po natin, meron po yung sensor dito sa likod na kung saan binabantayan niya po yung pag-ikot ng gulong 100 times per second. At kapag na-detect niya po na mag-i-slip yung gulong, ay pagpapantayin niya yung ikot ng gulong sa likuran hanggang sa harapan para ma-prevent po na ma-slide. Ito pong ating big bike na classic. Napaka-astig, di ba? At ito naman pong kanyang gulong rito sa likuran, napakalapad. Ang sukat ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay may sukat na
180 by 65 the 16. At naka CST tires na po yan, ha, straight out from CASA. Ito pong kanyang tires is pang city riding condition. At apat po pala itong kanyang exhaust pipe, mga KLM. Dalawa po rito sa kanan at dalawa din po rito sa kabila. Ipapakita ko naman po sa inyo kung ano po yung mga features na makikita natin dito po sa digital meter panel display nito pong ating SRB600V. Using this button selector, so press po natin itong enter. Dito pong makikita natin is yung kanyang user interface enter natin. So pwede po pala tayong mamili rito ng mga color display. So mayroong auto, mayroon po tayong white and dark color. Depende po yan sa ating riding condition kung night na ba or daytime. So enter natin yan and then enter natin ulit. Ang susunod dyan is yung clock, pwede rin po natin yung iset. Enter po ulit natin. And then ang susunod po rito is yung brightness. Pwede rin po natin siyang kontrolin, no? Kung halimbawa gabi gusto mo po ng dim, is makokontrol natin siya para hindi masyadong masakit sa ating mga mata. Pag daytime naman po, kagaya nito, mataas po dapat yung brightness para po makita natin lahat po ng mga information ay mas malinaw dito po sa kanyang instrument panel display. May unit, may language at yung information regarding po rito sa motorcycle na to. At ang susunod po rito, mayroon po siyang mobile Bluetooth connection. Once po na ating kinonek ang ating mga mobile phones, ay magsisynchronize po yan dito po sa motorcycle at malalaman po natin dito yung kanyang internal system configuration. Meron po siyang TPMS. Meron na po siyang tire pressure monitoring system. So check po natin dito po sa kanyang panel display na digital, makikita na po natin dito yung tire pressure nito pong kanyang harapang gulong at likuran. So ang kagandahan niyan, mamomonitor po natin every time yung ating gulong sa harap at likod kung kailangan na po ba natin siyang bombahan. At dito naman po sa bandang ibaba, mayroon naman po siyang TCS. So itong TCS niya, pwede rin po natin siyang i-turn on and off. At ang presyo po ng QG Motor SRB600V ay mayroon po itong SRP na 418,000 pesos. At ngayong buwan po ng October ay mayroon po itong promo price na nagkakahalagang 388,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 83,600 pesos. At mayroon naman po itong 15,141 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng pinakabagong QG Motor SRV600V, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari po kayong mag-direct message dito sa aking channel. At ilalagay ko na lang din po dyan yung aking contact number dyan po sa description box sa ibaba. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase ng video updates na kung saan ako ay nagbibenta ng mga motorcycles, cars, mobile phones, appliances at mga properties, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.